Ngayong araw nga mga idol ay officially nang inintroduce ng team ng Los Angeles Lakers ang kanilang panibagong head coach. Ito nga mga idol si Coach Darvin Ham. At syempre, ang focus nga ng mga tanong dito sa kanyang interview mga idol ay patungkol kay Russell Westbrook. Paano niya nga ba daw ito gagamitin para nga maging effective siya sa team ng Los Angeles Lakers? At ang naging pahayag nga mga idol na ni Coach Darvin Ham, ang kanyang araw plano dito kay Russell Westbrook. Sabi niya ay napag-usapan na nga daw nila neto ni Russell Westbrook ng matindi ang salitang sakripisyo. Gusto nga daw ni Coach Darvin Ham na si Westbrook ay bumalik sa pagiging pitbull sa depensa. Ibig sabihin, yung gano'ng ka-intense siya mga idol sa kanyang opensa, ganun din dapat ang intensity niya pagdating sa depensa, ayon dito sa bagong Lakers coach. At doon nga daw mag-umpisa na gumanda ang kanyang paglalaro para sa team ng Lakers. Nga gamitin nga raw dito ni Coach Darvin Ham ang running ability o bilis ng pagtakbo o atake ni Westbrook para nga matulungan siya sa opensa. Pero ang main focus nga daw nila mga idol, ang main focus talaga niya dito sa kanyang plano kay Westbrook ay maging magaling daw sa depensa itong si Russ. Gusto niya nga doon na mag-set ng tone itong si Westbrook para sa Lakers defense. Parang mala Patrick Beverly mga idol. Gusto niya nga daw na maglaro ng depensa si Russ at a championship level. So ang main objective nga ni Coach Darvin ha mga idol para sa Lakers dito kay Russell Westbrook ay mag-improve ang kanyang depensa. At mga idol, diba't ayan ang kahinaan ni Westbrook last season? Palagi nga raw siyang natutulog sa depensa at ilang beses na nga rin siya nahuli ng mga Lakers fans. Kaya naman etong si Coach Darvin ha mga idol, gustong i-improve ni Russ ang kanyang defense. Ano bang masasabi nyo dito mga idol? Sang-ayon ba kayo dito sa bagong Lakers coach? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon. At sa ating next balita naman ay pag-usapan natin ang magandang balita. Etong ESPN announcer mga idol na si Mike Breen ay magbabalik na nga sa NBA Finals sa Game 3. Siya lang naman mga idol ang may iconic na 3-point celebration. At ito mga idol ang example dyan kung hindi nyo pa nga rin siya makilala. After nga ng absence niya mga idol sa Game 1 and Game 2 nang dahil siya ay nagkasakit, balik na etong si Mike Breen. At sa ating next balita naman mga idol ay pag-uusapan nga natin ang sinabi ng President of Basketball Operation ng team ng Miami Heat patungkol nga dito kay Kyle Lowry na si Pat Riley. Sabi niya nga mga idol, dapat nga daw i-address, dapat bigyan ng pansin itong weight ni Kyle Lowry. Sabi niya pa nga kaya pa nga daw neto ni Lowry mga idol to be in a better shape. I-address nga daw nila ito mga idol at tutulungan si Kyle Lowry na mabawasan nga ng timbang. Dahil kung hindi nyo nga alam mga idol, ang team ng Miami Heat dati pa ay meron na ngang rule about sa weight ng kanilang mga player. Bawal ka ngang maging overweight mga idol kung naglalaro ka para sa team ng Miami Heat. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ang panghuling balita na tungkol dito sa Golden State Warriors pati na rin kay Anthony Edwards. Nakwento nga kasi mga idol neto ni Anthony Edwards sa isang interview na nung pre-draft workout niya nga daw sa team ng Golden State Warriors ay may pinagawa silang drill na kagaya nung ginagawa ni Stephen Curry na tumatakbo muna bago tumira ng 3-pointer. At sinabi neto ni Anthony Edwards na nahirapan nga daw siya doon mga idol dahil napapagod nga daw siya at nire-require pa nga siyang paulit-ulit at bilisan ng kanyang takbo. At sinabi nga daw neto ni Coach Steve Kerr mga idol sa kanya, kung gusto niya nga daw nakuhanin siya ng team ng Golden State Warriors ay dapat maging hard worker siya, kagaya neto nila Stephen Curry at nila Kevin Durant. At simula daw nang sabihin neto ni Coach Steve Kerr sa kanya mga idol, sabi ni Anthony Edwards, dito nga daw siya nagkumpisa na maging mas hard worker nang dahil dito sa sinabi sa kanya ni Coach Steve Kerr. So yan nga mga idol, hindi man na draft ng Golden State Warriors etong si Anthony Edwards ay nakatulong pa nga rin sila para sa kanya para nga siya mag-improve sa kanyang pag-eensayo. Kayo mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa storya na ibinahagi nga ni Anthony Edwards about sa team ng Warriors at pati na rin kay Coach Steve Kerr? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!